pwede ka bang tumayo dito, ituro sa mga miyembro ng committee ito kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LB? Pwede ka ituro sa mga miyembro ng committee ito? Hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Ano bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo? Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Ito ang Wow Trending. GM at alias Dodong sa unang pagkakataon humarap na sa Senate hearing. At dito, ikinwento ni GM ang totoong nangyari. Nung nagkita daw sila ni Nanay Elvie ay hindi pa daw ito bulag. At kinumpirma din ni GM na totoong inutusan siya ni Franz Ruiz para saktan si Nanay Elvie. Pero hindi daw niya ito ginawa. At inutusan din daw ni Franz Ruiz si GM na ilagay sa kanyang sinumpaang salaysay na si Nanay Elvie ay pumapasok sa kanyang kwarto, pati daw pagsunog sa washing at paglagay daw ng buhok sa pagkain ay idinidikta ni Franz Ruiz sa kanya. Dinidiktahan daw siya ni Franz Ruiz kung ano ang isulat niya sa kanyang sinumpaang salaysay. Nung napansin ni GM na ginamit lang pala siya ng mag-asawang Ruiz para idiin si Nanay Elvie, abay dito na naisipan ni GM na lumaya sa pamamahay ng mga Ruiz. Ang ginawa kasi nitong si Pablo ay i-hire ulit itong si GM para gamitin at saka para idiin itong si Nanay Elvie. Kaya ngayon, sa pagdinig sa Senate hearing dito, nalaman ng buong mundo na si Franz Ruiz pala ang may pakana ng lahat para magsinungaling itong si GM sa kanyang salaysay. Panoorin natin ang buong video. Pwede ka bang tumayo dito para ituro sa mga miyembro ng committee ito kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumayo. The committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator De La Rosa, also an esteemed member of this committee. Sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung amo mo? Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Panag ba mata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. Usaha, hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino? Sino dyan? Nanakit kay Manang LB. Sino? Sino? Can you point directly? Usaha, please assist. Pwede mong ituro in the presence of the committee member. Sino? The committee secretariat is directed to reflect in the records of these proceedings that alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose name tag, nameplate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang, Dodong? Ko po. Pati mukha. Apo. Pati mukha, sinisipa ka. Sinusuntok po. Sinusuntok ka sa mukha nung lalaki? Apo. Ano gamit? Kamao lang niya o meron instrumento na hawak? Kamay lang po. Kamay niya? Apo. Gaano kalakas ang suntok? Kasi malakas po. Kasi lakas ang suntok ni Manny Pacquiao? Apo. Ha? Opo. Eh matutulog ka na nun. Hindi ka na mabubuhay nun. Ilang beses kayo sinusuntok? Paglasing po siya. Ilang beses sa isang linggo pag nakainom? Pag may gusto lang po niya. Pag gustong uminom. Pag gustong uminom, gaano kadalas yun? Gabi-gabi po. Gabi-gabi? O di araw-araw kang minamaltrato, sinusuntok, kung gabi-gabi siya nakainom? Minsan po hindi, pag may sumpong lang po si kuya. Pag may init ang ulo. Pag may init ang ulo? Opo. So sa buong, sinusuntok ka sa mukha? Opo, buong katawan ko nga po. Buong katawan? Opo. Okay, si Aling Elvie, ano ginagamit ng instrumento sa inyo? Dino po. Yung si Franz, yung babae? Kamay lang po. Walang instrumento ginagamit? Wala po. Eh yung nung pumunta kayo sa CR, sa Inodoro, nilublub, ano ba? Inano ba yung mukha mo sa Inodoro? Opo, si Ate Franz po yun.
Ano ginawa? Sinubsob po niya po ako sa bowl. Tapos? Tapos po eh, inuuntog po sa dingding ng CR. Yung ulo ninyo? Opo. Anong sinabi nyo? Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko po, tama na tayo, tama na. Hmm. Ano? Tuloy pa rin po siya. Tuloy-tuloy pa rin? Opo. Ilang minuto kang ginaganong sa CR? Marami na po. No, sa isang pangyayari? Sa CR po. Kaya nga, sa isang pangyayari sa CR, so katagal. Gano'ng katagal? Kung sinusubsub yung mukha mo o inuntog yung ulo mo sa dingding? Yung pong subsub sa bowl, parang limang minuto po. Yung pag-untog sa dingding? Wala pong tigil. Hanggang dumugo po yung ulo ko. Yung dumugo na po yung ulo ko, dali-dali po niya binuksan yung gripo at sabi niya, maligo ka na, LB, maligo ka na. Ganon ka walang hiya, ha? Walang awat, walang puso. Opo. Kung totoo man ang sinasabi niyo. Opo, totoo po. Okay. Estrada, if I may interject. Nung sinusuntok ka, meron sing-sing yung amo mo? Wala po. Walang sing-sing. Can we ask Mrs. Franz Garcia Ruiz to please raise her both hands para makita ko lang kung may sing-sing. Wala siyang sing-sing. So, kamao lang talaga. Opo. Salamat. Ang sabi ni Ginang Franz, ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po totoo yun. Si JM, ito isa, no? Isa witness. JM, totoo ba pinapasok ni LV sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Wala. So pawang kasi nungalingan natin sinasabi na hayag ni Ginang Franz sa nakarang pandinig. Apo. Sigurado ka walang hindi ka pumapasok sa o hindi pumapasok si Aling LV sa kwarto mo? Hindi po. Okay, no pumasok, kailan ka pumasok, kailan ka nagtrabaho kay Aling LV? Ay kay Aling Franz, kay Madam Franz? 2001 po. Ay, 2021. Sino nauna sa inyo ni Manang LV? Si Ate LV po. Noong pumasok ka, ano itsura ni Manang LV? Malibag po eh. Ano? Malibag po. Ano to? Madumi. Apo. Malibag. Okay. Siguro ang tinatanong ang tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LV at nung unang nakita mo pareho? Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. So naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa. Opo. Mga sugat. Opo. Sa kanyang katawan. Ano parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso ba? Sa binti? Sa mukha po, tsaka sa leg. Ha? Sa mukha po, tsaka sa leg, tsaka sa kamay. Sa mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw? Hindi pa po. Nakakakita pa siya ng dalawa niya mata? Opo. Totoo? Oo. Okay, hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya o Aling LV, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Nakilala? So nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan bakit siya nagkaroon ng sugat na gano'n o mga pasa ng gano'n? Yun nga po, sabi niya po, binubugbog daw po siya. Anong ginawa mo nung sinasabi? Meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LV? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Mr. Chair, pwede makasingit. Senator Tulfos, recognize. Since kausap mo naman itong si JM, kasi nakita ko dito sa sinumpang salaysay, isa ka sa mga inutusan. Yeah, si Dodong, saan ba si JM? Okay nga, ikaw JM, diba? Aba. Sinumpang salaysay ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LV, tama? Hindi po. Hindi totoo to? Itong nasa... Hindi, itong salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. Tama. Dito kasi salaysay ni Dodong, ikaw si Dodong, ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksihan ko din po ng dalawang mata ko, inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV ang mga kasamahan namin ng mga trabahador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Aba.
Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpansalisay na isa ka sa inutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inutusan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo? Oo. Ano sinabi mo kay sa amo mo? Sabi ko po ayoko po te. O anong nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro Mr. Chair, tanungin ko lang sana si Dodong kung follow up lang. Dodong, natuloy ba yung pananakit base sa utos ni Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. Okay, JM. Yung huling tanong ko sa iyo, patay ng mikropono ni. Kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam France? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po pag gabi. Tuwing gabi. Apo. Araw walang nangyayari araw. Paano mo siya nakikitang paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam France si Aling LV? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan? Opo. O, paano mo nakikita? Mapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag natutulog na. Oo. Kita ko po, binubugbog po siya. Paano siya binubugbog? Pwede po bang demonstrate? Paano niya binubugbog? Yung, kunwari ikaw si Aling France, si Madam France. Yung sinisipa-sipa po. Hmm. Tapos sinasapok yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Suntok, suntok. Awo. Kamao. Walang instrumento, walang iba instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw, gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So, ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Tama po ba ako? Ha? Apo. Okay. The permission set Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi ka umawat? Takot po. Okay. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay. Meron kang unang salaysay. Sir. Meron ka unang salaysay sa pulis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Apo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Oo. Tama po ba? Apo. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinirmahan sa CIDG, Mindoro, Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, kang tanong ni Senator Estrada, parang pinagtatanggol mo si Mrs. Franz Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo? Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Pirma ka? Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya nung unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Na ilagay ko daw po na si Ate LB napasok po sa kwarto ko. Na? Napasok si Aling LB sa kwarto mo? Opo. Oo. Tapos? Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. Naglalagay ng kalawang sa? Heater. Heater? Oo. Oo, tapos? Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pagsa mata niya po. Ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok sa mata, oo. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng? Washing po. Washing machine? Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro sa'yo ni Franz. Apo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok. Apo. Pubic hair. Sa pagkain, totoo ba? Saan nagdikta nun?
Apo, siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling Elvi? Wala po. Ano pa? Biniyaran ka ba para sabihin yun? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pang sinabi ni Franz? Yung... Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo, na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si Elvis sa mata? Hindi po. Walang katotohanan? Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling Elvis? Yung ano lang po, nung dati po. Paano dati? Yung ginamit ni Ate Elvis basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo? Opo. Ano ginawa mo kay Manang Elvi? Natabig ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis? Opo. Hindi magresulta ng pagkabulag ng kanyang mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo? Hindi po. Alright. Madam, sir, pwede makasingit ulit. Thank you, Mr. Chair, sa Senator Estrada. Dito sa sinumpansalay sa ulit ni Dodong sa pang-lima, na paragraph 5, paragraph 5, paragraph, sabi dito, nakita ko po nasaksihan na maraming beses na po na sumusuka ng dugo si Elvi dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM. Tama ba ito? Accurate ba ito, Dodong? Itong sinumpansalasay mo? Na nakita mo sumusuka ng dugo si Manang Elvi dahil sa ginagawa itong Ruiz na ito at mga kasamahan pa ninyo kasama si JM. Dito yan. Tama o mali itong statement mo? Tama po. So, ibig sabihin, si JM kasama sa nananakit kay Manang Elvi? Opo, hindi ko alam po eh. Hindi, sabi mo kasi rito, nasaksihan mo maraming beses po na sumusuka ng dugo si Elvi dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz. Sino tong Patrick na to? Ikaw. So, ang sinasabi ngayon mo, Dodong, si Ruiz, Mrs. Ruiz, and then yan si Patrick, at saka si JM, nasaksiya mo, nananakit kay Manang Elvi hanggang sa sumuka siya ng dugo. Hindi ito to. Accurate ba to o pinutusan ka lang na... Wala lang po. If I may interject, Senator Tulpo, ang nakalagay dito, wala po silang pakialam. Ano ibig sabihin nun? Nandun si Patrick at JM pero wala silang pakialam at patuloy ang ginagawang pananakit sa kanya po. Sino ba ananak? Kasama ba sa pananakit si JM at si Patrick? Kasama sa pambugbog? Hindi po. Mr. Chair, ewan ko baka nabago na to dahil dito sa number 5 eh talagang sinasabi niya sumusuka ng dugo si Elvi dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, kama Patrick at JM po, kama pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawang pananakit sa kanya po. So, maring hindi maganda at mali yung pagkasabi mo rito. Opo. Okay. Sino ang nanakit? Si Fran po. Eh yung si Patrick at JM nakapanood lang. Opo. Nanakit din sila. Nanakit din sila kasama? Hindi po. Ah, okay. So siguro next time pag gumagawa po sila ng ganito silang pansalaysay, Mr. Chair, dapat meron silang abogado sa tabi nila. There should be a counsel that telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o ma-screen kasi dito baka maipit sila bandang huli. Now, ako po sana pupunta lang saglit doon sa ambush. Di ba? Pinasok yung bahay. Yeah, pero you have the right to ask questions again, Senator Tulpo. Pinag-usapan niya kayo na, Dodong, yung tungkol sa binaril ka sa bahay. Pero bago niyan po sana, gusto ko lang malaman ang background itong dalawa. Meron ba silang connection?